Naku po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. So ngayon po actually mga kababayan, alam nyo naman po na almost 3 years na nawala na si Mahal. Kaso lang, eto na naman eh, pilit na namang dinikit, no, ng mga vloggers kay Jokjok para magkaroon ng views. Alam mo, sa totoo lang, eto ah, hindi sa kinakampihan ko, no, yung MC. Pero, kunting respeto naman, no? Mga vlogger ni Jokjok, kunting respeto naman sa pamilya ni Mahal. Tigilan nyo na. Mahiya naman kayo. Si Mahal po almost magti 3 years na pong namatay. Pahingahin nyo na po. Tigilan nyo na yung kakagamit ninyo kay Mahal. Alam nyo naman at alam po namin na si Jokjok ay laos na. Alam din po ninyo na yung idol nyo ay wala nang halos nanunood. Kasi nga kami, yung dating tagapagtanggol, na kami na mismo nagsabi ngayon, sinungaling po ang idol nyo. So ngayon, meron na namang isang vlogger dyan na ang sabi, hinipo daw siya ni Mahal kasi daw pinagtanggol niya si Jokjok. Isa din to si Jokjok. Ginamit na naman si Mahal. Binibigkas na naman yung salitang ma. Dinugtong na naman sa kanyang pangalan yung ma. Ayon sa totoo lang, no, maawa naman kayo. Kaya hindi din po natin masisi yung pamilya ni Mahal, no, na magalit at makapagsalita at makapagsabi ng hindi maganda laban sa kay Jokjok. Kasi yung mga vlogger na gumagamit kay Jokjok at mga self-proclaim na recognize daw sila ni Jokjok, pilit nilang nilalagay at dinidikit yung pangalan ni Mahal kay Jokjok. Diba? Ito lang, sa totoo lang, no, mga katimpala boy, alam ko na-realize ninyo na nasa tama lang ang ginawa ng mga kapatid ni Mahal, na ipagtanggol ang kapatid ni Mahal. Ang pagtanggol nila si Mahal. Kasi alam nyo ko bakit? Si Mahal po, matagal na pong namatay. Pero, kung ikaw ba naman, oh, sige, diba, timpalaboy, paki-comment dyan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga kapatid ni Mahal, sa tingin nyo, matutuwa kayo? Sa tingin nyo, karispe-respeto ba na almost 3 years nang namatay ang kapatid nyo, tapos pilit na buhayin at pagkakitaan? Ito ha, real talk lang, hindi ko sa pinagkakitaan si Mahal kasi na-content ko ngayon, nagre-react lang po ako. Actually, yung grupo ng mga nakasuporta kay Mahal na vloggers, kalaban namin. Pero noon yun. So ngayon kasi move on na. Tapos na eh, kalimutan na. Pahingahin na si Mahal. Respetuhin natin yung pagkamatay ni Mahal. Kasi para sa akin, tama lang naman na magalit ang mga kapatid ni Mahal. Kasi nga, halos noon, kung naalala nyo, almost 2 years, dikit na dikit yung pangalan ni Mahal kay Jokjok. Nung buhay si Mahal, gamit na gamit ni Jokjok. Gamit na gamit na mga vloggers ni Jokjok. At maskin ako, inaamin ko yan, gamit na gamit ko yung pangalan ni Mahal. Kumikita din ako sa pamamagitan ng pangalan ni Mahal. Pero bilang delikadesa, bilang respeto, mas kahit hindi na kayo rumispeto sa mga kapatid, respetuhin nyo na lang yung namatay. Diba? Biruin nyo, kami almost 1 year na naming hindi binigas yung pangalan ni Mahal. Pero yung mga vlogger ni Jokjok, ginamit na naman. Tulad lang kay Pururut, nag-live. Hinipo daw siya ni Mahal. Pinapanaginip daw siya ni Mahal kasi pinagtanggol daw niya ang kaibigan ni Mahal na si Jokjok. Sa totoo lang, ito lang ha, huwag tayong tanga. Huwag tayong tanga, Pururut. Paano kahipuin ni Mahal ni hindi ka naman kilala ni Mahal?
ito real talk lang, literal. Literal na ginamit at winalanghiya talaga niya yung namatay. Literal na pinagkakitaan talaga niya yung namatay. Alam niyo kung bakit? Kung isumatotal natin at isipin nating mabuti mula sa ating isip, mula sa ating puso, i-analyze nating mabuti, idugtong-dugtong nating mabuti, paano kahipuin nung namatay? Inong buhay ngayon hindi ka kilala. Sinong tanga ang papaniwalain mo ni hindi ka naman kilala nung buhay pa yung tao? Paano pa kung namatay na yung tao? Ito ha, kung pag-usapan natin yung usaping Biblia, ang tao kapag namatay, tapos hindi niya makamit yung hustisya, pabalik-balik yan siya sa mundo ng tao. Hindi siya makatawid sa mundo ng mga patay. Kapag meron siyang hustisya na gustong kamitin, hindi niya makakamit. Pero, kapag usaping scientifico, once na mamatay ka, ibaon ka sa lupa, kakainin ka ng uod. Once na tinambakan ka ng lupa, hindi ka na makakalabas. Hindi to pang minilusupo ha, hindi to pang pilusupo. Let's try to think. Utak lang. Kapag namatay ka, scientific, kapag namatay ka, ilibing ka, tambakan ka ng lupa. Sa tingin mo, ultimo kaluluwa mo makakalabas pa. Ngayon, sa scientific, naniniwala ba sila ng kaluluwa? Hindi. Naniniwala ang scientific na pag namatay ang tao, maaagnas, magiging buto, magiging kalansay. In Bible, kapag namatay, maaagnas, kalansay, aalis ang espiritu sa katawan. Pero let's say in scientific, pagdating kay Pururut, pinapanaginip daw siya ni Mahal, kasi hinipo daw siya ni Mahal, kasi pinagtanggol daw niya ang kaibigan ni Mahal na si Jokjok. Huwag mo kaming gawing tanga, Pururut. Huwag mo kaming gawing bobo, no? Nakatulad ng mga nanonood sa iyo na bobo rin, tanga-tanga. Mamamatay na lang, bobo pa rin. Pareho kay dalawa ni Mayura. Nung si Jokjok napunta ng Vietnam, tumanggap ng award, ang sabi niya, si Mahal daw, kasabay ni Jokjok sumakay sa bangka. Tang inumin niyong dalawa pag untog yung ulo niyo, mga bobo. Iniminsan, hindi kayo kilala. Nung buhay si Mahal, hindi kilala si Mayura, hindi kilala si Jasrut. Tapos nung namatay, hinipo. Nung namatay, nakasama ninyo, nakita ninyo. Mga dipuga, mga lintian, mga pistingyawa, mga animal, mga sinungaling, ang sarap ninyo gisahin. Yeah? Ang sarap ninyo himay-himayin, gawing pastil. Diba? Mga inutil, mga tanga, mga bugok, mga scammer, mga budol. Ano pang mga salita na hindi pwede nating sabihin dyan? Sinong tanga na viewers ninyo, dipuga in the name of North, East, West, South? Sinong tanga na papapaniwala ninyo na hinipo kayo ni Mahal? Kasi pinagtanggol ninyo yung kaibigan ni Mahal na si Jokjok. Inong buhay nga yung tao, ni isang hibla ng buhok ni Mahal, hindi nyo nahawakan. Ni isang beses si Mahal, hindi ninyo nakakausap. Tapos sasabihin ninyo ngayon, hinipo kayo ni Mahal? Mga lintian, huwag kayo magpakita sa akin. Pagsasakalin ko kayo sa ngalangala, tignan ninyo. Yeah? Pag untog ko yung ulo ninyo nang lumipat yung utak ninyo sa paa, gagawin ninyong tanga yung viewers ninyo. Tanga na nga kayo. Sumasakit yung kukotik. Kung ano man ang katangahan at kabubuhan ng ilusyon ninyo, huwag nyong i-share sa iba. Dadami kayo. My God. Mga buang. Nung buhay si Mahal, hindi kayo kilala. How much more pa nung namatay, hihipuin kayo? Sa dinami-dami ba namang kaibigan ni Mahal? Kayo pa na hindi kayo kilala? Diba? Just try to think of it, mga katimpalaboy. Literal po talaga at
nagpapatutuo lang na ginamit talaga nila si Mahal. Yun po ang totoo, mga katimpalaboy. Wala na ako ibang sabihin, wala na ako ibang daldalin. Patay, ginamit para may views. Yun po ang totoo. Kaya hindi po natin masisi kung magalit ang mga kapatid ni Mahal at mabira si Pururut kasi nga ginamit niya yung patay. Respeto na lang naman ang kailangan ni Mahal. Huwag yun ang gamitin. My God. Ako, literal na kinuntin ko si Mahal ngayon, pero tigilan yun na. Maawa naman kayo kay Mahal. Kaliit-liit na nga yung tao, pinagkakitaan nyo pa. Nung buhay, mas lalong ginamit ninyo. Kaya nga na-over taping yun eh, na-over vlog. Kaya nagkaganyan. Yeah? Tapos pati patay, kagamitin nyo pa. Huy, mahiya ka, Pururut. So yun lang, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at mga katimpalaboy. God first. Thank you. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.